Okay. Okay, tingin ko naman babalikan naman to ng mga ibang viewers or magkakala to sa YouTube, sa TikTok, sa Twitter, or kahit saan. Iwasan ko muna yung mga comments. Siguro naman din yung mga ibang nag-view dito ngayon, sure na napanood na yung video ni Sir Wilbert Tolentino. Guys, sa totoo lang, hindi ko alam ba't nandito ako ngayon. Like, sinabi ko na sa buong buhay ko na hindi na ako magla-live, lalong-lalo na about sa issue. Iiwas ko na yung mga malalalang issue sa social media na dapat hindi naman na pag-uusapan dito. Mas dapat na pag-uusapan sa personal, pero wala akong choice. Kasi nakita nyo naman na siguro napanood nyo na naglabas si Sir Wilbert ng video and maraming taong nadamay, maraming kasinungalingan, dapat malinaw, dapat talaga malinaw eh. Kasi sa totoo lang, ako ngayon tinitibayan ko yung sarili ko kasi di ko alam paano ko haharap sa inyo sa lahat ng mga naibato niya at nailapag niya na nakita nyo na at nasimulan na eh. Pero gusto ko lang din i-explain yung side ko kasi may dahilan, may rason, maraming bagay na dapat na i-explain sa ganito eh. So, nung October 13, yeah, nag-post ako ng mga ganitong kahaba. May 21 comments doon. Yung 21 comments na yon is mga friends ko lang kasi po pinost ko yon ng friends only. Yung paghihiwalay, pag-unfollow, pagkaganito, pagkaganyan is 6 months ago na po. 6 months ago na. Yung post ko noong October 13 is hindi po yon about sa kanya o sa kanila. Like mamatay man, alam ng lahat ng tao sa paligid ko na hindi yon para sa kanila. At may iba akong mga pinapatamaan doon. Hindi na ako nagsasabi ng kung ano-ano sa mga vlogs ko lately. Hindi ako nag-aano. Hindi ako nagsasabi ng kung ano nang bago sa ganito ko. Kasi pinipili ko maging private. Kaya yung post ko, pinili kong pang general. In general ko siya ginawa. Kasi hindi din ako nagra-rant talaga ng 100% rant. So, number one po doon, hindi ko po talaga siya pinapatamaan at hindi po sila yung pinapatamaan ko. So, gusto kong itong live na to, walang mura, walang sigaw. Susubukan ko maging mahinahon, maging kalmado, kahit na yung dibdib ko, gumaganon talaga sa galit. Hindi ko, anong ganon? Ano yun? Walang cut. Ano ba, yung sa live? Okay, naglalag kasi. So ngayon po, nag-live ako, kaka-uwi ko lang galing trabaho. Ito ay walang edit, walang cut, pawang katotohanan lamang. Hindi po ako gagawa ng any paawa dito. Maiwan na akong sino maiwan. Subscribe kung unsubscribe dun sa mga tingin na ganun ako. Pero gusto ko lang din i-explain yung side ko dito. Isa-isayin natin lahat kasi ang dami doon na hindi talaga, hindi totoo. At ewan ko, hindi ko alam, parang nararamdaman ko. Hindi ko na dapat i-explain yung sarili ko pero kailangan kong gawin kasi ito yung mundo ko, ito yung gusto nila, ito yung dapat na, tingin kong dapat na. Okay, nag-message ako kay Ma'am Shi Wilbert.
nitong nakaraan lang, dahil dun sa post ko, nag-message siya sa friend ko kay Melissa na sinend niya yung screenshot nung post ko. Tapos, ang ginawa niya, sinend sa akin ni Melissa. So ako, feeling ko, nagkausap na sila ni Donna before, nagkaroon kami ng alitan. Ikukwento ko sa inyo kung bakit, kung paano lahat na to nagsimula lahat-lahat. Nagkakilala kami ni Ma'am si Wilbert dahil sa friend ko, si Jomar. Si Jomar is yung nagahawa kay Ma'am si Wilbert sa mga pa-collab ganito, ganyan. Sakto po noon buntis ako, namumblema ako dahil po, ang gumagastos naman po talaga is ako. At yung partner ko, that time walang pera, kaya po gipit ako. So, may partner ako ha, isipin nyo yung unang-unang trabaho ang tinanggap ko is Jowa Challenge. Kahit may partner ako at pinaalam ko yon sa kanya na kailangan ko tanggapin yon kasi kailangan ko mag-ipon ng pera. Marami akong trabahong hindi na natuloy dahil buntis ako kay Bia nun. So dumating si Jomar, inaalok niya sa akin si Ma'am si Wilbert as client. Syempre tayong mga influencer, social media, or vlogger, artista, kahit ano. Diba meron tayong mga tinatawag na talent fee? Kapag pinakinabangan tayo sa isang video, pinotoshoot tayo, or kahit ano, may talent fee po tayong tinatawag. Lalo na kung hindi naman kapwa artist yung makakasama natin sa isang video. So, ako po, kinulit po ako ni Jomar dahil bagong salta si Ma'am si Wilbert sa YouTube channel at gusto niya ng subscribers. So, ngayon po, bakit po yung in-upload niyang video is may mga countings doon. I-explain ko po sa inyo yan isa-isa. Is because kada po collab niya na nagbabayad siya, kailangan pong i-promote ng sobra yon para po maibalik yung ibinayad niya. So wala pong gamitan doon. Kung na-i-promote ko po siya ng sobra, ibig sabihin po noon, ginawa ko lang po yung trabaho ko sa kanya at hindi ko po siya pinerahan. Wala po akong kinuhang pera sa kanya na hindi ko ginawan ng trabaho o ng any action. So ayun yung totoo. At hindi lang po ako, lahat ng nakakollab niya sa YT channel niya mula simula is bayad. At ang pinakamasaklap doon, pare-parehas po yung halos yung iba doon kasi yung po ng TF at ang layo sa subs ko na hindi ko minata. Hindi ko minata, di ko sinilip. Like, thankful lang ako na may trabaho ako that time dahil kailangan ko ng trabaho. Dahil wala namang ibang susuporta. At nung time na yon, alam ng partner ko yan, pinilit ko, naglabas ng isang music video. Yung taong yon na kailangan mong bumalik, tinutulungan ko siya. So ako yung kayod ng kayod. Lahat ng pera ko, ginagawa ko. Kailangan kong ipundar para naman magkaroon siya ng magandang image para hindi na siya mag-isip ng kung ano-ano. Kaya ko po tinanggap yung trabaho kay Ma'am Shi. So dun po nagsimula lahat yon. Bayad po lahat ng mga nakakasama niya. Yun po yung totoo. Hindi lang ako. Kaya wag ako nang ako yung idiin nyo dito. Lahat tayo. Ako, nagtatrabaho lang ako dahil wala ako ibang ginawa sa buong buhay ko kundi magtrabaho. Yun lang ang ginagawa ko. Walang kahit na ano. So, nagsimula na yung relasyon namin as collab. Tapos, naulit ng naulit. Tapos, sabi niya, hanapan ko daw siya ng mga ibang artist na makaka-collab. Ito po, real talk ha. Real talk nang gagaling sa vlogger na katulad ko. Hindi po porket vlogger na mataas ka ganito, ganyan. Mapera ka. Tama si makagago. Hindi totoo lahat ng nakikita niyo sa social media. Syempre, kailangan mag-ayos ng mga yan. Magmumukha talagang mahal yan. Pero totoo, yung iba dyan, kayod ng kayod. Yung iba nga wala pang sariling bahay. Yun yung totoo. Kaya kailangan mong tumanggap ng trabaho. As ikaw, na gusto mo ng mas magandang paganda ng buhay mo, anong kailangan mong gawin? Kailangan mong magtrabaho ng magtrabaho. Doon nagsimula lahat yan. O ngayon na nagtrabaho ako sa kanya, nabuo yung relasyon na as hindi ko alam ha, hindi kita nilayo sa team horror. Ikaw pa ang nagsasabi sa akin na
kada makikita ka nila kahit walang vlog or collab, nagbibigay ka ng pera kasi expect na nila yun, tumatawag na sa'yo na madaling araw. Tatawag ka pa sa akin, nandito ako nak sa ganito, alauna na madaling araw. Kasi si ganito, hindi ko babanggitin yung mga pangalan dahil ayoko mapahiya sila, kagaya ng ginawa mo sa akin na pagpapahiya dun sa mga nasabi ko sa'yo. So ngayon, hindi ko sasabihin sa'yo lahat ng mga taong kung paano niya ako kasi ginanyan, kung paano niya ako pinahiya ngayon, ginagawa niya rin sa lahat yan. Totoo yun. Pero hindi ko sasabihin kung sino at kung ano yung mga pinagsasabi mong malalala. Dahil sobra yung kahihiyang binibigay mo sa tao at hindi ko gagawin yun. Hindi ako magpapaawa dito, wala akong pakialam sa awa ng kahit sino. Kailangan ko sarili ko. Okay? Wala na akong pakialam kung saan makarating to after, kung ano na mangyari sa akin after, wala na. Importante sa akin ngayon malabas ko yung totoo. Hindi ko sila nilayo sa'yo. Ikaw ang nagsasabi kung sino-sinong mga artist. At kung ano yung ginawa mo sa'kin, na pagsasend mo ng convo kung kani-kanino, ganun din yung ginagawa mo sa kanila. Sinesend mo sa'kin lahat ng convo nyo. Every time may manghihingi sa'yo ng pabor, ng ganito. Bakit ka ganyan? Tutulong ka, magpipresenta ka, tapos pagkatapos magkaroon sa'yo ng utang na loob. Isusumbat mo, ipapahiya mo, sasabihin mo lahat. Asan yung tulong doon? Asan yung nagawang tama nung taong nakasalamuha mo doon? Yun lang yung point ko dito. Nagsimula na yan. Okay, start na. Start na yung friendship namin, ganito, ganyan. Unang issue namin, alam ko nakapanganak na ako kay Bia Nento. Wala naman kami naging away so far noon. Yung pagiging mentor ko sa kanya kuno na sinasabi niya. Siya lang naman nagsabi noon, hindi ko naman inano sa sarili ko yun. Pero sa akin, okay, sige, mentor ako ni Wilbert Tolentino. Ano bang hindi ko nagawang pagtulong doon? Ang nagawa kong trabaho doon, yung per appearance ko sa video, pagpopromote ko sa social media. Pero yung paglalapit ko sa mga kaibigan ko, yung pagtulong ko, yung pag-isip ko ng content, yung paggawa ko ng mga props, lahat yun, pagod ko na yun nang hindi ko siningil. Dahil ayoko na, dahil dumating sa point na oo, binabayaran ako ni Ma'am Shi Wilbert, pero hindi ko nilubos at sinamantala-samantala yun. Dahil yun yung totoo. Dahil kung may nanamantala dito, yun yung mga hindi nakarating sa'yo. Yun. Yung mga tao na sa likod ko, yan sila Daryl. Yung mga kagrupo niya, yung mga nakapasama sa akin, na gusto nila ng racket. At ako, ginawa ko, nilapit ko dahil ako ang koneksyon. Ginawa ko yun, alam ng lahat yan. Sana lahat ng mga nakakolab mo at mga ibang nakakolab mo magsalita din. Inihingkayatan ko po kayo lahat magsalita at magsabi ng totoo. Lahat tayo dito pare-parehas nagtatrabaho lang. Huwag naman sana yung may isa lang na nadidiin na ako yung nagmumukhang masamang mukhang pera na kailangan ko kumamig ng ganito, ng ganyan. Lahat yun pinagtrabahuhan ko. Wala akong utang na loob doon at wala, ikaw wala kang utang na loob sa akin, okay, fine, quits tayo. Wala tayong utang na loob sa isa't isa. Naiintindihan ko, okay lang sa akin yun, done. Pero sana kinausap mo ko na maayos, hindi yung mukha tayong tanga online. Personal na buhay ko, hindi ko sinabi dito. Yung mga nakalabas sa Tony Talks, sa mga ibang interview ko na sobrang small details, lahat yun, pinigilan ko, like alam ko lang yung mga ibababa ko. Kasi ayoko na magkagaya nung dati na nag-live ako, lasing-lasing ako, mukha akong tanga. Hindi na eh. Ngayon hindi ko ginawa yun. Pero ngayon anong ginagawa mo, Wilbert? Gusto mong lumabas yung katotohanan? Sige, sasabihin ko lahat. Okay. Nung time na kay Titus na sinasabi niya, yun yung first issues namin. Yun yung unang-unang issue namin. Intro. Yeah, yung intro ko na nilagay niya dun sa ano. For the record po, Ma'am Shi, maraming salamat po sa 300,000 na binigay mo. Maraming salamat po. Hindi po kalahating milyon. 300,000 po yun. Siya po yung nagsabi, magpalit ka ng bago mong intro. Kasi nagsushoot ata sila nun. Tapos ikaw din magpa-intro ka. I-sponsoran kita. So, nagsabi na ako sa kanya na, Ma'am, magsushoot na po ako ng intro. Nagbigay siya ng 300,000. Okay. Nung binigay niya yung 300,000, ay nung nagsabi siya ng 300,000, sinabi ko sa kanya yung presyo. Pero yun lang yung binigay niya. Ang intro ko po, nagastos ko po sa intro na yun is 1.1 million. Totoo ho yun. Alam po yun nila Titus, alam ng buong production yun, nila Ginger, lahat. 1.1 million, 300,000 kanya. Asan yung 800,000 na pera na nanggaling sa bulsa ko para sa intro ko?
Mas malaki ba yung 300k sa 800,000? Huwag mong sabihin sa'yo galing yun, ma. Alam ng tao na nando doon sa intro na yon na 1.1 yung nagastos ko doon, 300 lang yung sa'yo doon, at maraming maraming salamat po. Kung gusto nyo ibalik ko yung 300k na yon ngayon, ibibigay ko. Walang problema. Huwag nyo lang ako ganyanin. Kasi hindi totoo yung mga pinagsasabi mo, sinungaling ka. Huwag kang nagsisinungaling. Ang tanda-tanda mo na nang gaganyan ka ng tao. Dapat hindi ka ganyan. Lalo na, alam mo ko, kilala mo ko, ma. Oo, may pitik ako. May pitik ako, hindi ko yun i-deny. Pero bakit ba ako nagkapitik? After kong manganak, after kong magsunod-sunod na lahat ng... Ito yung totoo, wala sa vlog, sa live, hindi ko pagkakakitaan. Buong lahat ng tao sa paligid ko sa akin po nakasandal, sa akin nakaasa. So ano, sinong hindi mai-stress sa araw-araw kung anong gagawin mo pa sa buhay mo? Mabuhay mo lang yung mga yon, 'di ba? So ayun, yun yung unang-unang issue. Nandito si Titus, nag-edit sila ng music video, nandito sila sa bahay ko. Sabi niya sa akin, "Madam C, nag-chika sa akin si Wilbert Tolin, si Sir Will. Siya pala nag-sponsor nung intro mo, eh sila Titus yung nag-shoot nun." So talagang ako, nagulat ako, like, ha? Bakit? Anong sinabi niya? Pinabasa niya yung convo, siya ikaw daw yung nag-ano, parang pinapakita daw yung convo, tapos siya daw yung nag-sponsor. So ako, nag-react ako, as in super duper. Tapos, pinapostpartum ako that time, naaalala ko pa nun, kaya hindi talaga stable yung utak ko, ba't ako biglang nag-sorry sa kanya, inaway ko siya, kasi nung pagkarinig ko, anong pinagsasabi mo, ma, bakit ka nang gaganyan, bakit kapag nakatalikod ako, pinapabasa mo yung convo natin, bakit ka, hindi dahil sa pride, nag-thank you po ako, pakihanap, nag-thank you din ako, sa kanya, dahil, alam ko sa sarili ko na nagbigay siya doon at hindi ko po i-deny yun dahil sa pride ko. Pero sana naman i-credits nyo din yung pinaghirapan ko doon. Dahil malaki yung nailabas ko kaysa sa ibinigay mo. Yun yung reason kung bakit ako nagalit at nag-message sa kanya. Tapos sabay bigla ako nag-sorry, sabay sinabi niya, oh, diba ang lakas ng pitik? Bakit nyo ba pinagtitripan yung mental health issue ko? Ano bang problema nyo sa akin? Inaano ko ba kayo? Hindi ko kayo inaano, kahit ano, wala kayong narinig sa akin. Yun yung unang beses na ginawan mo ako ng mali, na hindi naman tama yung sinabi mo eh. Hindi naman tama eh. So yung unang beses na nakaalam ako na, okay, tong taong to, nagsasalita pala ng kung ano-ano kapag nakatalikod ako, kala ko magnanay kami. Hinayaan ko yun. Kasi nag-sorry pa nga ako sa kanya na sorry, pero sana next time wala nang ganito, ganyan. Hinayaan ko. Pagkatapos nun, pangalawa, eto na yung sinasabi niya na i-win back mo si paring Daryl. March 12, hindi ko makakalimutan to, March 12, alam ko na pong buntis ako na ito, ah. Like, kay Moon, buntis ako kay Moon. Hindi na kami masyadong okay, nagkakasama ni Ma'am siya dahil na-busy siya kaila Hipon, kaila Inuots, and hinayaan ko siya, hindi ko siya pinigilan, walang pagpipigil dun, ma, sinasabihan lang kita, magkaiba yung pinipigilan ka sa sinasabihan ka lang, magkaiba yon, okay? So pagkatapos nun, diba, tinawagan kita dahil lumayas si Daryl nun dito sa bahay, iniwan niya ako, hindi ko na kaya, wala akong kaibigan na kahit sinong kausap, saktong tumatawag ka sa akin. Tapos napa-open ako sa'yo. Sabi mo sa akin, puntahan mo ako. Ngayon pumunta ka. Hindi mo pa alam na buntis ako nito. Ngayon pumunta ka, pagpunta mo, nag-iiyak ako sa'yo. Nainiwan ako ni Daryl dito sa bahay. Tapos sinopin ko sa'yo, buntis ako. Kitang-kita mo yung stress ko nun. Nakikiusap ka pa sa mga tao dito na huwag yung pababayaan si Zeinab ba? Pabigay na yung katawan ko nun. Kitang-kita mo kung anong kalagayan ko nun. Walang halong pag-iinarte, walang camera dun, ma. Walang kahit na anong alitan, alam mo kung totoo ba yung pinapakita ko o hindi. Kitang-kita mo yun. Ngayon, parang ang sinasabi mo sa akin nun, na-brainwash niya po talaga ako nun. Like, lahat po, tama yung sinabi niya, si Donna, sabi niya, si stop na. Mga kapatid ko, mga kasama ko sa bahay, stop na kay Daryl, stop na! Ako, pumunta ka, sinabi mo sa akin, i-win back mo. Kasi minsan babae yung mali, ganito, ganyan. Ikaw kasi, mabunganga ka kasi, ganito, ganyan. Tinanggap ko lahat ng mga pinagsasabi mo sa akin na, ay,
oo nga, baka nga mali ako. Baka nga kasalanan ko, kaya nilayasan ako ng asawa ko. That time, hindi ko pa alam na nababae si Daryl. Wala pa po akong alam na niloloko ako ng hayop na yun. So ako, hinayaan ko. Sige, nakinig ako sa'yo. Nagte-thank you pa ako, ma-thank you, mabati na kami. Kasi pagkatapos yung pumunta dito, kinabukasan nun, tinawagan ko yung nanay ko. Pinapunta ko dito at yung nanay ni Daryl. Napuntahan namin at hanapin si Daryl, pauwiin dito para makapag-usap kami. Kinausap ko, umuwi si Daryl, nagkausap kami. Nung nagkabati kami, chinat kita, nagpasalamat ako. After nun, ito na yung sumunod na nangyari. Sinabi ko sa kanya, nabuntis ako, na ganito, ganyan. Sinasabi ko rin sa kanya kung anong ginagawang mga mali or attitude ni Daryl sa akin while buntis ako at kung paano niya ako tratuhin as partner. Pero sinabi niya na baka nga daw ako yung mali. So okay, naniwala ako. Nangyari na. Umuwi na si Daryl, okay na, lahat-lahat. Ngayon, after 4 days na nakauwi si Daryl, nandito si Daryl nun, mayroong isang DJ station na nag-live. Tapos, kasama ni Ma'am Shewilbert sa post. Tapos, dinudumog na ng mga fans ko. Pinagtatagpi-tagpi nila yung araw. Nakasama yung DJ sa post, sa live. And yung sinasabi niya doon. Yung live na yon is about sa parang, sino itong vlogger na bungangerang 4 months na buntis na may partner na rapper, sige-sige, ano, sige-sige maglibang. So, ex-batalyon, no? Sige, ayan. Si Daryl yon at ako. Bakit kami na blind item? Na gabi ko sinabi sa'yo, after 2 days, nag-live yung taong yun. 2 days pala, 4 days ko nakita eh. Kasi hindi nag-trending, hindi po nag-trending. 4 days na, saka ko nakita. 2 days ago na yung live, saka ko nakita. So 2 days after mo nang galing dito, nag-live yung ano na yun, pinopromo ako. Pinapahulaan kung sino yung vlogger at rapper na yun. So kami yun. Ngayon, talagang nag-rant ako. Alam naming lahat na ikaw yun, ma. Ikaw yun. Pero, kung sinasabi mong hindi, edi hindi. Pero hindi ako, like, unang-unang nag, ano yan, si Daryl, sinan niya sa'yo yung screenshot, diba? Bakit? Ito yung totoo. Utang na loob. Sana naman, sana talaga ha. Yung kasinungalingan mo, Daryl. Itama mo naman ngayon. Itama mo ngayon. Please lang. Dahil ikaw ang nagsabi na isend mo sa akin yung screenshot na yan. Ako magsasend kay Wilbert. Sinend mo kay Wilbert. Bakit? Diba galit ka sa kanya? Galit ka sa kanya simula umpisa. Ayaw mo sa kanya maging kaibigan ko. Wala akong mailabas. Kasi yung mga ibang nilabas niyang conversation is crap na po. Crafted na. So paano ko idedepensa yung sarili ko na ang ginagawa ko kapag nagre-reply ako kay Ma'am Shewilbert nung time na yon, tinatago ko, dinidelete ko dahil ayaw ni Daryl na maging kaibigan kita. Ayaw niya maging kaibigan kita. Kasi nung unang beses na nakakollab mo kami, andito tayo sa sala, nagkukwento ka ng about sa mga sex life channel in Bumblebee mo as ikaw na adult, ganito, ganyan na marami ng experience. Bigla mong sinabi na, eto si Zeinab, kundi lang to, buntis at kundi lang to, my partner, gusto ko yung ganitong ano eh, yung parang napabayaran tas aanakan. Parang ganun yung sinabi mo, tapos nagalit siya sa'yo. Isang linggo kami nag-away nun. Umiiyak pa ako sa kanya dahil nag-away kami dahil dun. Alam niya yan, na nababuyan siya sa amin, hindi okay yan, hindi yan, hindi, ayaw niyang kaibigan kita. Yun yung totoo, ayaw ni Daryl na maging kaibigan kita kasi iba daw yung kutob niya sa'yo. Yun yung sinasabi niya sa akin paulit-ulit. Diba? Ayan yung pangalawang beses mo ako tinarantado. Nilaglag mo ako sa hindi ko alam kung ikaw ba o ano, pero sure ako dahil kasama mo yung DJ at sa'yo ko lang sinabi. Tapos biglang nakalabas. Alam mo ba yung kalagayan ng buntis at depressed nung panahon na yon? Pinupostpartum ako ng 10 months pa lang ako. Buntis na ako kay Moon, may postpartum pa ako kay Bia. Tapos pangalawa kay Moon, yung panibagong hormones sa katawan ko. Hindi ako nagsabi, hindi ako nag-live, hindi ako nag-post or anything. Kasi hindi ko hinayaan na pagpiestahan na naman yung kababoy-baboy na nangyari sa akin. So nangyari na, nagkabati kami, sinan niya sa'yo, sinasabi mo sa akin, sa message sa akin nung itong October 20 na sabi niya, paring Daryl, ikaw daw ang nag-send niyan, ikaw ang nagmando para mag-send. Hindi totoo yan. Maraming, maraming, maraming tao dito noon dahil umiiyak ako. At number one, ka-video call ko si Ate Donna noon, nagsusumbong ako sa ginawa mo nung pagkapanood ko. Nag-breakdown ako noon eh.
Ano ba akala nyo? Totoo yun. Tinatawag ako sa Ate Donna, tapos si Darren side comment ng side comment, tapos sinend niya sa'yo yung screenshot. Hindi totoong ako yung nag-send. Hindi ko nga nagawang mag-chat sa'yo nun eh. Sa sobrang ano ko eh. O, tapos no, nakunin.